Wow! Oh! Malapit na? I don't know! Oh, ganda nun, ganda nun, ganda. Imagine that I look like Derek Ramsey. I've been working on it. I'm really working on getting this really small. I guess I'm gonna have 6 packs. 4 packs lang muna. Yes. What should I do? Sige. So, let's start this discussion. Okay. Patrick na lang po. Patrick. Yeah, Patrick. Patrick. Yeah. Welcome to Palawan Daily News. Yes, so, we've been seeing a lot of your videos kasi. Viral a lot. Mm-hmm. What made you decide to produce videos? Kasi sir, actually, plano ko na yan 2 years ago pa. Okay. Kaya lang hindi matuloy-tuloy. Okay. Kasi medyo busy sa mga ganito, busy sa ganyan. Tapos, actually kasi, nainganyo ko yung watching YouTube videos ng mga vloggers international. Okay. Tapos parang ang sarap lang kasi na yung pagkakataon, yung pagkakataon na taga dito ako sa Palawan, yung parang gusto ko i-share yung kung ano yung mga nandito sa mga tao. So, yun yung pinakalagan ko sa akin. Yung gusto ko ma-share. Kumbaga, yung kung ano yung experience ko, gusto ko mapakita sa ibang tao. Kaya naisipan ko gumawa ng vlogs. Yeah, vlogs. Aside from vlogging, what are other activities do you do? Meron akong online na web-based, yun yung pinakalagan ko ginagawa. Bali, SMS na lang po yun. SMS blasting, yun. Oh, okay, cool. Yun yung pinaka... You're into marketing. Oh, yes. Oh, great, great. If you're going to define who is Patrick Aquino, how would you... that's a very hard question. Pansit nga talaga ito. Ang passion ko talaga is kasi before nasa band ako, for 5 years I've been playing sa band. Okay. Tapos, paano ba yun? Hindi, Patrick, siguro masayahin tao. Yeah. Very masayahin. Na medyo may pagkapilyo. Na yung kahit, yung kahit may problema ka na nung gusto mong umiyak, pero kailangan mo pa rin lumiting para mapakita sa ibang tao na okay ka kahit na hindi. Hindi, joke lang yan. Siguro magaling na lang ako mag-poker face. I really don't know. Medyo malawak sa. Pero once you get to know me personally, tingin ko naman magusto niya rin naman talaga. hindi kasi ako nag-isip na para kanyang dito yung nag-gusto kong gawin ganito. Parang kumbaga parang bahala na kung gano'y mangyari, kung maging ganito. Basta gusto ko lang gawin ito kasi parang passion ko po siya, sir. Passion. Yung passion ko na masaya ako yung kapag alam mo yung pag nag-upload ako ng video, tinitinan ko yung magiging reaksyon ng tao, yung magiging comment ng tao kapag sinister sila. So, yun yung parang nag-motivate sa akin na gumawa ng mga video. Kaya dapat abangan niyo. Yes! What are challenges in vlogging? Challenges? Editing! And yung paghahanap ng music. Yeah, usually, kapag nag-edit yung challenge kapag gumagawa ng vlog, doon tumatagal sa paghahanap ng music. Yeah. Though meron akong platform na ginagamit ng maraming music, pero yung paghahanap kung ano yung gusto mong tulong, medyo mahirap. Tsaka siyempre, siguro yung pagiging makapal mukha, ang hirap nun eh. Kasi before na nag-start ako, alam mo yung pag may gusto mag-uwing vlog sa maraming tao, parang iniisip mo, hala, baka pagtingin na lang, ano kaya iniisip nyo, ano kaya ginagawa ng tao nito, kumakain na lang siya, nag-camera pa siya. Pero hanggang sa yun na na-develop na lang siguro, since wala namang mawala dyan. How do you feel na people gladly accepted your videos? Actually, tulad ko sabi ko kanina, yung kapag may in-upload ka kasi, andun yung excitement mo kung paano tatanggapin ng mga tao yung video. Though, ang hirap din kasi minsan kasi ayaw mo rin siyempre na may matatapakan ng tao. Yeah. So, nag-iingat ka rin sa sasabihin mo. Pero in a way naman na siyempre nagiging, sinasabi ko lahat ng mga vlog ko kasi siyempre, is yung mga pananaw ko. Na so far naman, lahat naman ng mga lalabas eh, wala namang naman na galit or hindi ko alam, meron, secret lang. feels really good. Kasi sa totoo lang, walang bayad na pag-vlog na pumunta ka dito. Pero yung nakikita mo yung mga tao na nag-enjoy sa ginagawa mo, I think that's very, very
priceless. I think it's the passion. Right? Yes, the passion. It's the passion. That's true. So the contents of your vlogs would be day-to-day stuff? Yes, sir. Pero, ano eh, actually kasi hindi lang siya talaga vlog na... Kasi, ganito po, kung mapapansin niyo po kapag gumagawa po ako ng video, pinaka-importante kasi sa akin actually, hindi yung views eh, yung shares. Yes. Kasi yung views nakadepende yan sa kung ilan yung nagpa-follow sa iyo eh. Yeah. Pero kapag makita mo yung in-upload mo is maraming nag-share, yeah, yun yung pinaka-importante kasi ibig sabihin mas maraming tao yung nakaka-relate or maraming tao yung nagkakagusto na yes, to the point na gusto rin nilang i-share. Engagement. Yes, yes, engagement. Yeah. Yeah, that's yeah, it. Impressive kasi talaga yung magawa mo. In terms of your team, in your videos, do you have other guys with you or you do it alone or? Itong last month po may sinama pa ko si Roji, Florida. Siya yung tumutulong sa akin mag-edit. So okay. Pero mostly ikaw talaga lahat. Ako. You have family na, sir? Yes. Okay, I saw your kid. Two kids. Isang mag-7 years old nasa Bicol, isa nandito sa Palawan. Ah, okay. Your wife is with you or? She's not. Ah, okay. Yeah. She's away. Yes. Alright. Yeah. How do you cope with your day-to-day activities? Kasi parang I believe you're so busy. Kasi sir, three weeks ago, nag-decide po ako na iwan yung band ako, yung play band. So 5 years kami magkasama, alam mo yan yung parang 5 times a week, 4 times a week, 5 to 6 times a week. Kami magkasama na gabi-gabi, nilulutin ko for 5 years. Kaya naging mahirap din sa akin na bitawan talaga yung banda. Pero kasi nag-decide talaga ako na iwan na yung banda para makapag-commit ako ng mga, makapunta ako sa mga lugar na to, ako sa lugar na to. Yeah. So yun, parang, yeah. It's a change of routine and everything. Yes, sir. But of course, it's your passion kasi, opo, diba? Opo. Yeah. Yeah, what's your course previously? Nag-aral po ako sa AMA. Okay. Hindi, na-full grade po na ako. Okay. Nag-ECE ako. Okay. Kaso, na-frustrate ako sa mga... Hindi, sorry ah. Na-frustrate ako sa mga subject na feeling ko wala namang connection. Okay. Doon sa pinaka... Like yung mga sining ng komunikasyon, yung parang... I don't get it. Anyway, yeah. I am nothing against that. Pero yun, parang na-frustrate lang ako. So, naglipat ako ng AMA, 2-year okay course. Okay. Then, nag-ESU po ako ng BOMSAI. Okay. So, yun. So far naman lahat, 9 of 17 na pasado. Okay naman. Or from there, musician. Apo. And now, tapos yun, producer. Programming yun. Okay, you do programming din. Outside with your vlogging stuff, apo, what do you do? I dance. No. De, mahilig lang talaga ako mag-ano. Wala naman talaga yung mahilig na akong kumasal. Okay. Travel. Yes. Dito lang naman sa Puerto. Okay. Tapos, yun, sakto pa yung ilo ngayong week. So, excited ako. Tapos, first time kumakapunta doon. Okay. Yun, tsaka family time. Yun naman. Nothing very, very, very ano lang talaga. Kumbaga, yung, ano, I can't find the right words. Kumbaga, yung normal lang talaga. Normal routine. Hindi ka naman naghahabol ng mga oras. Wala naman. Wala pa naman. Okay. Your message to your followers, including yun, us. You know, may message. I'm very, very happy na kapag nag-upload ako, mayroon kasi mga tao na alam na yung talaga sincere nila. Yung minsan yung mga video na in-upload ko na hindi ko naman ina-expect na isi-share, pero sincere. Nakakatuwa lang kasi kumbaga andyan kayo to support me. And on my part naman, andito ako na gumawa ng mga bagong contents na hopefully magugustuhan ko ninyo. Sana dumating yung time na sobrang lumaki nang lumaki pa yung community natin. Kasi yun yung time na talaga masasabi ko na kahit papano, talagang magbunga rin yung ating pinaghihirapan dito na ma-share sa inyo yung mga magagandang places na mapupuntahan natin, mga yung mga kahit konting mga aral na mapunod. Yun, sobrang thank you na lang for everyone na simula nung simula tayo hanggang ngayon na nandun pa rin sila. It's very very touching, heartwarming. Yeah, I'm very happy for that. Thank you so much. You know? Sir, thank you. Thank you.